Abot na yun ta, guys. Abot na yun, abot na yun. Happy Place kung ituring ng 14 anyos na si Jemyar ang mga Boy Scout Jamboree o yung pagtitipon ng mga Boy Scout para magsanay ng ilang araw. At pagdating sa training, ang ating Boy Scout laging handa. Diara, guys! Natakaroon sa Kwan, guys, sa Gulingit Bridge of San Francisco. Pero ito ang hindi napaghandaan ng pamilya ni Jemyar. Sa gitna ng training, ang binatilyo. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog. Yung anak ko daw po is nalunod. Sino ang handang managot sa nangyari? Kwento ng ina ni Jemyar na si Gemma, inero nung sumali ang kanyang panganay sa Crew Leaders Training Course ng Boy Scout of the Philippines sa Misamis Occidental. Hindi ko sana papayagan kasi kapos kami sa financial. Yung anak ko, gumawa siya ng paraan. Gusto po ng anak ko na someday magiging Eagle Scout po siya. Kami ng papa niya, nakasuporta kami sa pagiging Boy Scout niya. Kasama ang 5 Boy Scouts mula Ozamiz City National High School, bumiyahe sina Jemyar papunta ng Oroquieta City kung saan gagawin ang training. Abot na dyan ta, guys. Ang ginagawa po namin sa day 1 ay nagli-lecture po kami about sa scouting. Nung day 2 po ay emergency preparedness and basic life saving po. Day 3 po, water rescue. Pero isang araw bago matapos ang training. Yung plano po talaga ay dito lang sa Oroquieta City. Nagulat lang kami noong January 28 around 5 AM. Nag-start po kami ng survival hiking papuntang Santa Ana, Aluran. Hanggang nakarating sila sa isang ilog. May ilog pa doon na pwedeng makaliguan. 3:15 pag form offline, doon na po naghahanap yung isa nilang kasamahan. Pag ask namin sa kanyang buddy, ang last niya sinabi na pupunta daw siya sa Pangpang dahil kukunin niya yung sapatos niya na naiwan daw doon. Dali-dali na nilang hinanap si Jemyar. Nung sinabihan ko si sir na nawala si Jemyar, para siyang nagagalit o naiinis dahil may isa na nawawala. Nakita ko po ang kanyang paa. Doon po kami nagsagawa ng first aid at CPR. Hindi na po namin na-revive. Yung adult leader na kasama po namin, umiiyak talaga siya. Paano daw niya pananagutin yung pangyayari? Baka makulong daw siya. Dahil walang signal sa lugar, halos isang oras pa bago nila na-contact ang ina ni Jemyar na si Gemma. Naka-receive po ako ng message, "Ma'am, pwede po ba kayo pumunta ng Oroquieta? Importante lang." Yung anak ko daw po is nalunod. Niyakap ko muna, parang hindi ko pa kasi masyadong ma-explain yung nararamdaman ko. Yung papa niya, tinry niya CPR. Parang ginawa namin lahat kahit sa tingin ko alam ko na wala na, pero parang at least man lang may ginawa kami. Wala na talaga. Nag-i-expect kasi ako na uuwi sana siya sa birthday ko. Sobrang sakit, sir. Parang hindi ko na kaya yata mag-celebrate ng next birthday ko pa. Kasi kulang na kami. Ang Boy Scouts of the Philippines, samahang pangkabataan na ginawa sa bisa ng Commonwealth Act 911 taong 1936 na sinasalihan hanggang ngayon ng mga estudyante mula elementary hanggang college. Ito ay kinikilala ng Department of Education bilang isang co-curricular activity. And scouting provides a very good combination of learning skills, character development, giving our scouts opportunity to be self-reliant through the scout method. Yung objectives ng scouting is very aligned with the core values of the department, which is makajos, makabayan, makatao, makakalikasan. Hindi lamang sa academic siya mag-excel, kundi sa social development. Pero sa nakalipas na mga taon, may mga napaulat na naaksidente sa kanilang Boy Scout Jamboree. October 2004, 7 Boy Scouts ang aksidente ring nalunod sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo.
Pero ang pinakamalaking trahedya na kinasangkutan ng Boy Scouts nangyari noong July 28, 1963. Papunta sana ng Greece ang 24 na Boy Scouts na kinatawa ng Pilipinas para dumalo sa 11th World Scout Jamboree nung ang sinakyan nilang United Arab Airlines Flight 869 bumulusok sa Arabian Sea sa India. Ang 63 mga crew at mga pasahero, kabilang na ang 24 na Pilipinong mga Boy Scout, hindi nakaligtas. Magpahangga ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng mga kaanak ng mga sinawimpalad na Boy Scout ang nangyari. My mom received a call and I saw my mom crying. Ayaw niyang palata sa amin. What's going on? Ako ay nagulat kasi kakaalis lang nila eh. Umaasa pa rin kami na sana hindi totoo yung nangyari. Wala pang masyadong balita at that time. We had to wait for newspaper reports. Ang mas masaklap, ilang bahagi na lang ng mga katawan ng 5 sa kanila ang na-recover. The night before sila aalis, when my brother was packing, my mother went into his room and saw a scar at his back. And that was what helped her identify my brother. Ang mga kaanak ni Scout Ramon Albano, dahil hindi na na-recover pa ang kanyang labi, mga gamit na lang niya ang kanilang inilibing. Yung damit niya, yung blanket niya, sapatos niya, yun ang binalot ng mami because they wanted to come up with the coffin. Yung grief na yan by the families of the 24 was shared also by the whole country. Yung insurance money na nabigay sa amin, ginawa ng tatay ko, pinasok niya sa isang foundation. Hanggang ngayon, gumagawa pa kami ng donasyon sa mga activities ng Boy Scout. Bilang pag-alala sa mga sinawimpalad na Boy Scouts, ipinangalan sa kanila ang ilang mga kalsada sa Quezon City. Sa rotonda kung saan nagtatagpo ang mga kalye ng Tomas Morato at Timog Avenue, pinatayuan sila ng monumento. Sa bisa ng isang presidential proclamation, taon-taon ginugunita ang Scout Memorial Day tuwing July 28. Ang trahedya hindi naging dahilan para iwaksi ng mga pamilya ang pagbo-Boy Scout. Katunayan, ang kanilang mga kaanak, aktibong scout leader pa rin ngayon. Nakakataba ng puso. Last, naging inspiration nila ang 24 Boy Scout Hero. Kasi binigyan nila ang buhay at their young age ang magiging mabuting mamamayan para sa ating bansa. Samantala, si Gemma, masama ang loob sa mga nag-organisa ng training ng kanyang anak na si Gemyar. Wala na silang itinerary na pupunta sila ng Aloran. During the activity po na kinakandak nila, sa pagkakaalam ko po is walang nakatanbay na emergency responder. Ang pinagtataka lang po namin, isa lang yung scout leader na nagdala sa 63 ata yun na mga bata. Yung adult leader nag-change ng itinerary, hindi niya ako ini-inform. Dapat hindi niya dinlalang yung mga bata. Adult leader will be suspended. Di na siya kasali sa training teams in the whole Philippines. If it is within the control of the teacher at nakikita natin na there is a lapse on the part of the teacher or adult leader that is assigned to that scout, maaari naman tayong dumaan pa rin sa ating administrative procedures. Ang eskwelahan po ay will follow and implement the divisional memorandum on the temporary suspension of the conduct of and attendance to scouting activities. Wala namang may gusto talaga. It's very tragic. Ang Boy Scouts of the Philippines po ay nananatili na inyong katuwang sa paghubog ng ating mga kabataan. At asahan po ninyo na patuloy din po tayo na kinukonsidera natin sa pagpaplano ng ating bawat gawain yung kaligtasan, seguridad ng inyong mga anak sa tuwing kayo po ay papayag na sumama po sila sa ating mga gawain. To our kuya, kung nakikita mo at naririnig mo si mama, sana lang natanggap mo na yung nangyari sa'yo kasi ako parang hindi pa. Sa ipinamamalas nilang katapangan at kabayanihan, ang ating mga Boy Scout nararapat sa luduhan.